kasi ipapanin. At tayong pag-ibigan na nakakadaman ko is when, who remembers here, dapat tayong kisi ng kapanin. Nasa kamay. That is the end of an anime. Don't you know that? Yun na pa yung tingisahan why Adam exists and that Adam exists mawalang ako. So yun, we'll start with Mr. Lucha and Ana. Okay, Mr. Lucha and Ana. Okay, ano na kasi connection? Sino dito ba yung sa wrestling? Alright. Sige, both of you. So, naniwala ba kayo na may forever love or lasting love sa cosplay community? Is it good like this? Oo naman. Yeah, naniwala ako meron kasi nagbabara naman yung different yung relationships. Pero yun, I think there is. Right. Okay,
2 years. 2 years. Oh, okay. Married. And you're married now. Congrats. Wait. Ito, I think nabangin nyo na ito kanina. Pero, sa inyo, let's talk, I want the ladies to speak first. Ano ba nagustuhan nyo sa partner? Ano ba nagustuhan nyo tayo? Especially na, ano ba, patingin question ko tayo. Kasi, you think serious guys. Maya first. Thank you.
With Irving Maya. Oh, pag sinabi Irving,
Okay, so Lisanna. Ano, kilalit comes. Kasi, of course, maraming smile. Pero pag nakita mo yung kilalit, that means, iba na yung level mo. Saya rin na agarin. Dahil hindi na siya conscious. And that means super happy siya. And lagi naman yung pinapala ko si Doc siya, magkumatawa siya. So that means, I'm happy na nakikita ko siya. Mga nakakompleto yung araw mo. Ma'am, maganda. Is it the same or is it something else? Something else. What makes yung ana-ana? Para sa akin, it's yung feature na napag-uwi ko palaban. There are times na pag nakikita siya ng injustice, parang susugod na kaagad siya. Well, ako kasi more on late, siya naman yung palaban. So is it like in the rest? Which is ironic kasi ako yung wrestler, pero siya yung palaban. Alright, so last question na for Ignacio na under, no? What can you advise? Ladies and gentlemen, dear guests, pakinggan nyo itong maigi ha. Kung kayo ay papasok sa isang relationship, you listen to this, I'm begging you. What can you advise for those who are also in love with each other? Una, respect mo ang mga ito. And then, respect mo ba ang relationship mo? Saan man tayo pa mo? Respect for both parents. Yeah, simple lang. Para mas simple mo ng buhay. Walang, ay, yung kapila. Hindi ba lang ako simple. Huwag mo malamin yung sa partner niyo, wala sa kanya. Kung ano sila, kung sila, siyempre, sa mga kapag sila, ano naman, lagi mo mag-guard and guide kung mga isa-isa. Hindi yung, kasi kadalasan yung mga sino yung babae ko lang dapat magkataya, na parang yung internal issues nila.
kagad. Hindi yan mag-work kasi you're already dealing with your own issues. May bago pang dadalhin. So, mahalin mo muna yung sarili mo, tanggapin mo lahat ng kaya mo. You love and respect yourself bago ka mag-enter ng isang relationship. Kasi damay-damay kayong dalawa eh. Magtutulungan mo yan. Kung hindi mo kaya isolve yung sarili mong problema, paano pa kaya yung problema ng partner? Alright, so in conclusion, thank you very much, Erwin, Maya, Anna, and Mr. Lucha. In conclusion, I would like to share a story that I also overheard. This is from Nick Joaquin. And Nick Joaquin's wife, every time Nick Joaquin comes home, Nick, amoy ala, all that, she doesn't talk about it, she doesn't ask. Nothing. And that is the reason how they maintain the relationship. It's not about oral, it's not about calling the wrong person. Kaya na kayo sa relationship kasi tanggap niyo yung pagkakamali ng isa't isa. Tanggap niyo yung success ng isa't isa. And that is a two-way relationship. Tama, tama, tama. With that said, one last quality photographer's picture muna tayo.